Hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel, Loving Jessa. And for today's video naman guys, ang isi-share ko sa inyo is about sa K1. So, ang isi-share ko sa inyo is kung paano matrack or ma-check yung status niyo sa USCIS and yung visa ninyo. So, meron siyang dalawang link na isi-share ko sa inyo. Yung isa is yung case status online and yung isa naman is visa status online. So, ano ba yung pinagkaiba ng dalawang link na yun, guys? So, but for now, I'm not approved po. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung nalalaman ko. And then, kasi kami DIY kami, so wala kaming mga agency or mga lawyer, guys, na kinuha. So, itong i-share ko sa inyo is about sa experience lang. So, ang pinagkaiba ng dalawa, guys, yung isang case status online. Kung yung papers nyo is sinend nyo na sa USCIS dito sa US. So, doon sa link na to, dito nyo makikita kung approve ba kayo or RFP kayo. So, sa case status online, guys, so, yung case status online, doon nyo ma-check or matatrack yung status nyo kung kayo ay approve, kung na-receive na ng USCIS yung status nyo, and then kung RFE kayo. Ano ba yung RFE? Yung RFE, guys, yun yung request for evidence. So, kapag ang status nyo is RFE, ibig sabihin, yung USCIS or yung mga officers dito sa USCIS, yung nag-check ng papers nyo, ibig sabihin, meron silang nakita or mayroon kayong kulang na papers or hindi sila satisfied sa mga papers nyo, mga ganon. Or kung may, ayun nga, kung may kulang. So, dito sa link na to, yung first na, yung link na case status online. So, doon nyo makikita kung RFE kayo. And then, ang USCIS, magsisend sila ng papers kay petitioner sa mail. So, makaka-receive siya, nakalagay doon sa papers na yun kung ano yung hinihingi nila, kung ano yung kulang. So, of course, ipapadala nyo yung papers na kulang para ma-approve kayo. And then, makikita nyo rin dito sa link na to kung na-receive na ba nila yung RFE nyo. So, yun yung, ano guys, case status online kung sa ano pa lang kayo, kung nasa level pa lang kayo ng pagpapasa ng, ay kung nakapas sa level pa lang kayo ng sa USCIS. So, iti-check nyo yung status nyo doon sa case status online. And then sa case status online naman guys, meron silang sa Google, sa ano, website. And meron namang app. So, yung akin before, nung nag-check ako, meron akong, chine-check ko siya sa online and chine-check ko rin siya sa app. So, yung app na yun, ipapakita ko dyan mamaya kung anong app yung ginagamit ko. Pero, ayun, machi-check mo rin siya sa app and machi-check mo sa Google. So, yun nga lang sa app is, ano siya, minsan hindi siya updated. So, pero yung sa akin before is updated siya. Pareho silang nag-update at the same time. So, ayun, ipapakita ko sa inyo yung app dyan na ginamit ko, guys, sa case status ko. Yun, machi-check nyo. Ayun, mag-download lang kayo ng app, ipapakita ko sa inyo, guys. And yun lang. So, guys, ito pala yung app na ginagamit ko dati sa pag-track ng case ko. And mag-install lang kayo sa Play Store. So, ayan, pagka-open mo, lagay mo dyan yung receipt number mo. Nakikita yan sa NOAA 1. Yung receipt number. Then, pagkalagay mo dyan, so yan ang lalabas. Dito naman po sa case status online, madali lang din to guys. Lagay mo lang yung receipt number mo dyan sa enter receipt number, yung nag-i-start sa WAC or kung ano man. Ayan, tapos check status mo lang. And then, lalabas na siya dyan kung ano yung status nyo. So, ayan guys, makikita nyo dyan na yung status nyo ay nakalagay na case was received. Ibig sabihin, nag-update na sila and na-receive na nila yung packet ninyo. Wait lang kayo ng mga buwan, mag-update pa yan guys yung status nyo kung RFE kayo or approve kayo. And always, ano guys, always check your ano lang status. Huwag naman yung araw-araw ba. So, ayan, may nakalagay guys na case was received or request for additional evidence was sent. So, ayan, dahil RFE kami before, nakatanggap kami ng ganyan. Then, once na-send nyo na guys yung mga papers na kailangan nila,
is mag-a-update ulit yan. Update-update yan. So, always check your ano lang, status. Ayun, after namin ma-send yung mga kailangan nila, and after 1 month ata yun, or 2 months, nag-update ulit siya na case was approved. So, approved na kami guys kasi yung RFP namin is nakalimutan ni petitioner. So, visa status online naman. Once na-approve na kayo, so dito sa visa case online, visa case status online, doon nyo i-check kung kayo ba ay at in VC, in transit, or case ready. So, tatlo yan sila guys. So, ang at NVC, ibig sabihin yung papers nyo is nasa NVC pa lang, nakaupo pa lang siya doon. So, nasa ano pa lang, National Visa Center pa lang. And then, kung in-transit na yan, ibig sabihin yung papers ninyo is from NVC, so papunta ng US Embassy. Papunta na siya ng US Embassy. So, ayun, nag-ano na siya, travel na siya. And then, yung pangatlo naman, ito yung hinihintay nating lahat ng mga K-1. Case ready. So, once na case ready na kayo, pwede na kayo mag-conduct ng medical, mag-gather ng all your documents, and pwede na kayong mag-book ng appointment. So, yun yung visa case status online. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-check yung case status online and yung visa status online. So, yun lang guys. Ganito lang kadali. Mag-check ng visa guys. Punta lang kayo ng Google and then yung link nilagay ko nga pala sa description. Hanapin nyo na lang doon para mabilis nyo makita. And then fill out nyo lang ito yung visa application type. So yung mga K-1 is ano tayo, immigrant visa. And then please enter your case number. So ito yung nag-i-start sa MNL. So ibig sabihin Manila case number yon. And then enter the code as shown. So, then submit. Ayan, kung ang status nyo at NVC, ibig sabihin, hindi pa nila naisi-send yung papers nyo sa US Embassy sa Manila. Kapag yung case nyo naman is naging in transit, ibig sabihin yung papers nyo isinend na ng NVC papuntang US Embassy sa Manila. So, on the way na siya. Nagta-travel na siya papuntang US Embassy. Yan yung in transit. Kapag yung case nyo naman ay case ready na nakalagay, so ibig sabihin, ano na kayo, ready na, pwede na kayong mag-medical, mag-book ng appointment, mag-gather ng mga documents nyo. So syempre, habang naghihintay kayo, kapag alam nyo malapit na kayong ma-approve, is mag-ready-ready na kayo ng mga documents nyo. Para once na nag-ready na kayo, dire-diretso na kayo. So yung iba, naghihintay nga pala ng eligibility letter. So ako, hindi na ako naghintay kasi dumating yung eligibility letter ko nung nandito na ako. Siguro mga 5 months na ako sa US, tsaka lang siya dumating and sinend nila sa address na binigay ko. So yung papa ko nakatanggap ng eligibility letter. So ayan guys, madali lang mag-check. After ng interview nyo guys, magbabago yan yung case ready to app or administrative processing. So, ibig sabihin, administrative processing ay pinaprocess na nila yung visa ninyo. After ilang days, mag-change ulit yan ng issue. Ibig sabihin, yung visa ninyo ay na-process na nila. So, na-issue na nila. So, isi-send na nila yan sa LBC kung ano yung nilagay mo sa CGI, kung pick up or delivery. Yun lang and sana nakatulong tong video na to guys. And please, like and subscribe guys. Kung may question kayo, tanong lang kayo dyan. And ilalagay ko nga pala yung mga links sa description para madali nyo ma-check yung status nyo at saka yung visa ninyo guys. And yun lang. Thank you. Thank you for watching guys. God bless.